matapos ang mega blockbuster rom-com ng taon, Nakita Kita, nagbabalik si Alessandra De Rossi sa big screen para sa isa namang romantic drama, ang 12. Muli na naman tayong pahangain ni Alex sa kanyang galing sa pagganap. Alessandra De Rossi, anong ganap? Ang 12 ay tungkol sa isang couple na 12 years magkasama, 5 years mag-best friend, 7 years na mag-boyfriend, live-in pa. Isang buong araw lang nila ang pinag-usapan lahat ng sakit or problema nila, or nag-usap sila kung mas okay ba na maghiwalay na lang tayo or tayo pa rin since tagal na natin eh. Parang ganon. Leading man naman dito ni Alex ang Pinoy martial arts expert at Hollywood actor na si Ivan Padilla, na desidido na mag-concentrate sa kanyang acting career dito sa bansa. Ngayon ako na-stress sa isang katrabaho kasi sobrang galing niya talaga. To the point na means pag sinasabihin ako ni Direk na Alex, ang galing niya Ivan sa isang eksena niya, yung mag-isa lang siya. Parang, ako kailangan, galingan ko rin ng sobra. Baka ano, di ba? Na-insecure sa co-actor. pero alam mo yung parang nakikita mo yung disiplina ng nagtrabaho talaga at nag-aral ng acting. Kasi sa Hollywood ganun eh, hindi ka naman makakapasok ng basta-basta. I've been studying a long time, pero sa totoo lang, wala ako sa kung wala si Alessandra. Like, talagang, that this movie was made because of her performance. And then everything that I gave was simply to match what she was giving. And parang tennis match to, you know what I mean? You can't play it by yourself, eh. So, talagang napakagaling siya, sobra. Level up naman talaga ang talented actress dahil ipapakita niya rin sa pelikulang ito ang kanyang galing sa pagiging scriptwriter. Ano ba ang naging inspirasyon niya para isulat ang 12? Ewan ko, may gift yata ako na lahat ng tao pag umupo sa tali ko bigla mag-open up tungkol sa buhay nila, na parang minsan, anong gagawin ko sa information na to? So parang, ba't di natin ilagay? Ikwento natin para makita natin na lahat pala ng relationships, yun at yun lang din problema. Salusan, pera, kung ano man yan, temper, ganun.